Good morning, welcome to 5th Generation Hobby Shop. Magre-review tayo ngayon ng unit ni Sir Mark ng Visayas. This is the WE P14 1911 High Kappa. Okay, may kasama na siyang bala, 0.20 grams, 4,000 shots. May kasama na rin siyang gas, green gas, standard power, pop dyno, number 12. This is the box, ayan, WE P14. Ayan, made in Taiwan, ayan. Okay, WE P14, this is the 1911 High Kappa. Okay, buksan na natin. It's not a 2011 High Kappa, this is the 1911 High Kappa. Okay, explain ko later on kung bakit siya 1911 High Kappa, which is 1911 High Capacity, okay? So, ito na yung unit. This is the owner's manual. Just scan the QR code for the instruction and the parts explosion. Okay, so ito na. This is the 1911. As you can see, this is the 1911 slide. So, I have the 1911 MEU. Meron ako ditong 1911 MEU. Ayan. This is the 1911 MEU. And this is the P14. So, as you can see, magka... parehas lang yung kanyang slide. Ayan. Parehas na parehas yung slide. Iba lang yung site, no? So, this is the 1911 MEU. And then, this is the 1911 High Kappa. Which is the P14. Okay? So, 1911 yan. And then, as you can see, yung magazine niya is pang High Kappa. Ayan. No? So, meron ako ditong 5.1K 5.1 Type K na High Kappa. Ayan. Pareha sila ng magazine. Ayan. Pareha sila ng magazine. And then, tingnan nyo yung magazine ng 1911. This is single stock. So, magkaiba sila ng magazine. Yung magazine ng P14, parehas nung magazine ng High Kappa. And then, yung magazine ng 1911, slim, single stock. This one is double stock 30 rounder. This 1911 is single stock 15 rounder. So, that is why it is called 1911 High Kappa. Okay, as you can see, yung kanyang grip, mas mataba. Kaysa sa 1911, yung sa 1911, slim. Ayan. Okay, so this is the P14. 1911 High Kappa. The high capacity of a 1911, which is ordered ni Sir Mark of Visayas. Yan, full metal. I mean, yung kanyang ano, yung kanyang I think this is polymer eh. It's not like dito sa mga 1911 na metal talaga. Ito, metal to. No, yung grip niya, no, kasi ano siya eh, High Kappa siya eh, okay? 1911 High Kappa. Sa mga 1911 full metal talaga 'yan. Ito, full metal 'yan yung grip. But this one is a polymer grip. Pero yung kanyang receiver or yung kanyang lower frame, ito metal 'yan. Yan, metal yan. Hanggang dito sa may manual safety, metal yan. Yung slide, metal yan. Okay? So, yung sight niya, adjustable yan. Yan, adjustable yan. Elevation, tapos windage, adjustable. Yung hammer niya, metal din. Yung trigger niya, metal also. Okay? Meron siyang dalawang safety, yung beaver tail grip safety and the manual safety. Yung manual safety niya is ambidextrous na magkabilaan na yan. No? Check natin kung gumagana manual safety. Yan. Gumagana yung manual safety. Up for safety, down for fire. Yan. Okay. Then yung pangalawang safety feature, itong beaver tail. Hanggat hindi yan nadidiinan, pag kinalabit, hindi rin puputok. Yan. So, kailangan nadidiinan siya. Yan, okay. Automatic kasi eh, pag kinawakan mo, sir,
yung grip, automatic yan, nadidiinan mo yung beaver tail grip safety. Okay? So, yung mga dapat, yung mga hindi dapat gawin sa ating mga airsoft unit para tumagal yung sa ating mga airsoft gun, no? Itong magazine, manayin natin sa magazine, Sir Mark. Itong magazine, this is high capacity, no? 30 rounder. So, 30 rounder siya, pero hindi namin na-advise na isasagad mo siya sa 30, no? Even 30 siya, 30 rounder siya, mas maganda kung ang ilalagay mo lang bala dito ay mga ilang rounds lang. Sabihin na nating at least half na rounds lang, no? Para yung spring kasi, itong spring na yan, yan. Yan. Pag nilodown mo siya ng 30, tapos binabad mo yung bala, no? Nilodown mo siya ng 30, tapos binabad mo yung bala, no? Matagal mo siyang hindi tinanggal or matagal siyang hindi na-release sa mag, nakababad yung bala. Yung tendency niyan, yung spring na yan, pag laging compress, katagalan kasi yan, lumalambot yan. Especially kung lalong-lalo na kung nilagyan mo ng bala tapos in-stack mo, binabad mo, no? So yun, compress yung spring, katagalan, lalambot. So pag malambot yung spring, may effect po yan sa ating unit. Okay? Itong follower na yan, yan. Yan yung follower. Itong nasa ibabaw ng spring. Yan. Yung plastic na yan. Yan yung follower. Okay? Yung follower na yan, pag wala ng bala, ayan, ito. Yan, yung gumagalaw na yan. Yan, yung nasa dulo, yung matulis. Yan, yan yung follower. Ito. Yan, yan. Yan, sumusundot-sundot na yan. Yung follower na yan, yan yung tumutulak dito sa slide release. Ito. Tinutulak niya yung slide release para umangat yung slide release pag wala na siyang bala. Diba? Pag wala ng bala, ito na yung makikita dyan, yung follower. BB follower. Pag wala na yan bala, tumutulak yan dito. Yan yung tumutulak dito sa slide stop or yung sa slide release. Ngayon, pag malambot na yung spring na yan, ito, pag malambot na yung spring na to sa magazine, hindi niya na kayang itulak yun. Paakyat. Yung slide release. So, ang tendency, pag wala ng bala, hindi na siya nag-open chamber katulad niyan. So, yun yung epekto kung bakit iingatan natin yung spring, no? Kung gusto nyong intact pa rin yung ating airsoft gun. So, yung mga hindi dapat gawin. So, ang magandang ilagay nyo lang na bala dito, please 10 or 12, no? Lagyan lang natin ng bala. Okay? So, lagyan lang natin ng dalawa para sa chronograph. No, yun, sir, ang advice ko na kasi ako, naglalaro din ako. Pero pag sa field, pag sa mga war game site, pag naglalaro, mas maganda na lagyan mo siya ng recoil buffer. No, i-explain ko din siya on my another vlog kung bakit kailangan ng recoil buffer pag ikaw ay naglalaro sa war game site. Okay? Pero pag sa bahay-bahay lang naman, hindi naman kailangan yung recoil buffer. Okay? So, ito, lalagyan ko lang siya ng dalawa para sa chronograph. Yun nga, sir, advice ko lang, mas maganda yung bala mo dito, half lang. If this is 30, at least 15. Mas maganda nga, 10 lang. 10 lang ang ilalagay mong bala. Para yung spring, maingatan natin. Okay? Then, itong magazine na to, iwasan nyo ring mabagsak. No? Iwasan nyo mabagsak kasi pwedeng mabasag to. Ito, plastic lang kasi to. Ito, itong part na to, pwede rin mabasag tong mag base. Plastic lang din yan. Okay? Yun. Iwasan nyo po itong mabagsak. And then, pag malamig na malamig yung magazine nyo, ipapahinga nyo lang. Ipapahinga nyo lang saglit hanggat sa mag-normal temperature kasi pag sobrang lamig yan at continuous nyong ginagamit, humihina din yung blowback. Mapapansin nyo parang bakit mahina. Kasi nga, yung magazine, malamig na dahil sa pressure, dahil sa hangin, dahil sa green gas. Normal naman yun, lumalamig, pero kailangan lang natin pahinga yung magazine. Okay, much better kung meron kayong extra mag. Available naman po kung gusto nyo mag-order. Okay? Now, eto pala, yung mga yung magazine na to,
Lagyan lang natin ng gas, no? So, ito may gas na siya, pero nilagyan ko lang siya ng konti. Pag i-stack mo siya, hindi mo siya gagamitin, lagyan mo lang siya ng konti. Parang ganito lang. Yan, ganyan lang. Konting-konti lang. Ngayon, pag gagamitin mo, kargahan mo siya ng 3 segundo. 1, 2, 3. Yan, 3 segundo lang. And then, ubusin mo muna yung kinarga mo sa magazine bago mo siya kargahan ulit ng gas. Huwag yung kada load mo ng BBs, load ka rin ng gas. Kasi, huwag po yung ganun. Kasi, mag-overcharge yung gas. Hindi rin maganda sa ating internal parts. Ating piston. Yan, hindi maganda dun kasi. Pag over yung gas, piston naman yung sisirain nun. Okay? So, ngayon, dito naman tayo sa... Ito pala, nakalimutan ko. Itong part na to, pag tinanggal mo tong mag-base, yan. Sundutin ko lang yung lock. Meron yung screw dyan. Yan. May screw yan. Nahihigpitan din yan. Paminsan kasi lumuluwag po yan. Hinihigpitan po yan clockwise. No? Itong screw. Ngayon, itong bulb na to, yan yung inlet bulb. Okay? Yan yung inlet bulb. Ito naman yung outlet bulb. Itong inlet bulb, paminsan lumuluwag din yan. Higpitan nyo lang yan. Magamit lang kayo ng flat screw dyan na manipis. Pero yung higpit nyo dyan, huwag nyo lang todo kasi pwedeng maputol yan. Tapos ito, yung outlet bulb, gagamit kayo ng bulb tool or kung wala kayong bulb tool, pwede kayong mag-improvise dyan ng tool para mahigpitan nyo yan. Clockwise din ang higpit. Okay? Balik ko lang yung lock. Yan. Okay, so now, may gas naman na siya, may BBs. Dito na, itabi muna natin yan. Dito muna tayo sa unit. So, itong unit, di ba? Yan, katulad niya, nag-lock siya, di ba? So, ito kasi yung notch. Ito, yung slide release or slide stop. Okay, yan yung kumakalang dito sa notch. Yan, yung notch na yan. Yan. Ngayon, pag nag-lock yan, yan. Yan. Okay, pag nag-lock kasi yung notch na yan, yung slide stop, slide release dito, papasok yan dito. Yan yung kakalang dito. Itong part na to, itong may notch na yan, di ba? Yung may parang groove na ganyan. Itong part na to, pag ganitong ginagawa nyo sa airsoft gun nyo, di ba? Pag nag-open chamber, tapos ginaganito nyo lang. Yan. Ginaganito nyo lang para ibalik yung slide. Katagalan kasi, itong part na to, mapupudpud yan. Pag palagi nyo pong ganun ang ginagawa, mapupudpud yan. So, ang magandang advice ko po sa inyo para hindi yan mapudpud agad, ganitong gawin nyo. So, pag nag-open chamber yan, ang gawin nyo, ito, yung slide, itulak nyo lang yan ng konti or bahagya, ayan. So, kung mapapansin nyo, yung slide, di ba, umatras siya ng konti, di ba? Kasi tinulak ko, ayan. 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 So, tutulak nyo lang siya ng konti hanggat sa gumit na yung lock. Yan, gumit na siya. Then, tsaka mo siya ibababa. So, wala siyang contact between this slide and this slide stop, slide release. Wala siyang contact. So, wala siyang, hindi siya nagkikiskisan. So, hindi siya mapupudpud. So, ayan. So, ulitin ko, sir, no? Tutulak mo lang to, itong, di ba, pag wala nang bala, mag-open chamber, ganyan, di ba? So, ang gawin mo, itutulak mo lang yan ng konti, yan. Hanggat sa gumit na, then, tsaka mo siya ibababa. Then, pagka nakababa na yung slide stop or yung slide release, ito yung slide stop, slide release, di ba? Ito. Pag nakababa na yan, tsaka mo na siya bibitawan. Yan. So, wala silang contact. Ibig sabihin, hindi sila nagkikiskisan. Okay? So, yun yung dapat gawin. Okay? Yun lang naman. Kasi, itong part na to, ito, sa ilalim yan, meron yung parang stopper. Yan. May stopper yan sa ilalim, dun sa likod ng slide. May stopper yan. So, pag binaklas ko tong slide na to, may makikita akong stopper dyan sa likod. Yung stopper na yon, okay? I mean, ito pala yung stopper. Yung stopper pala yung sa ano yon sa Glock. Okay? Itong slide na to, ito yung pinaka-stopper niya. Ayun. Yung, itong part na to, ito. Yan yung pinaka-stopper. Yan yung sumasampa dito. Yan. Dito.
Yan yung sumasampa dyan, dyan sa gilid. Yan, yan. Dito sa gilid. Yan yung sumasampa. Ngayon, yun nga, pag lagi nyong ginaganon, eto, etong part na to, mabubungi yan, mapupudpud yan. So, ang tendency, hindi na rin maglalak. Okay? So, yun yung iingatan natin. Pero, mas maganda, kung lalagyan, i-installan nyo siya ng buffer, recoil buffer. May purpose kasi kung bakit naglalagay tayo ng recoil buffer. Kung gusto nyo pong mag-order ng recoil buffer, mag-message po kayo sa amin. Livery na yung install nun sa recoil buffer. Kung gusto nyo ipasabay. Pasabay sa unit nyo, sir. Sir Mark. Okay? Pag napanood nyo yung video at gusto nyo mag-order ng recoil buffer, i-message nyo lang po sa amin agad para bago namin ipadala yung unit, malagyan namin ng recoil buffer. So, ang purpose ng recoil buffer, pagka nalagyan natin siya ng recoil buffer, yung buffer na yon, dito kasi yan nilalagay eh. Baklasin ko muna to. Okay? Para makita mo, sir, no? Pagbabaklas naman, pero pag newbie po, hindi ko po ina-advise na baklasin nyo agad, no? Pag-aralan nyo po muna. Yan. Hindi ko kasi masundot dahil, oy, wala kasi akong kuko eh. Wait. Okay, baklasin natin, no? Yung slide. Yun. Ay, nahulog yung lock. So, ito yung slide stop, slide release na lock. Yan yung lock, okay? So, sinundot ko lang siya. Yan. Tapos, ito yung slide. Yan yung mga parts. Yan. Ito, nalalagyan po yan ng buffer. Recoil buffer. Itong sa part na to, dito sa may recoil spring and rod. Yan. Nalalagyan niya ng buffer dyan. Pwede nating lagyan yan ng isang buffer, recoil buffer. Okay, so ito yung sinasabi ko na parang stopper. Yan, 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 yung notch na yan. Yan yung kumakalang. Ito kasing airsoft natin, hindi naman to real steel na matigas talaga na bakal. Purong bakal. Ito ay parang alloy lang, alloy steel. Kumbaga, pat metals lang to. Malalambot lang na metals to para sa factory madaling ma-mold. Diba? So, ito, yan, katagalan kasi yan yung napupudpud. Eh, malambot lang naman siya pagka metals. So, ingatan natin yan. Kaya, kailangan natin ng recoil buffer para ma-preserve natin yan. Kasi, mahal din yung slide. Kung magpapalit ka ng buong slide, mahal. So, ma-preserve natin yung recoil buffer, maalagaan natin yung airsoft unit natin. Dito po yung nilalagay yung recoil buffer. So, kung gusto nyong mag-order, pasabay, message lang po kayo sa amin. Babalik ko lang, no? Okay. So, ayan. Sir Mark. Okay. So, ngayon, itong unit mo, wala siyang, kasi nga 1911 siya, no? Wala siyang railing for accessories. Hindi katulad ng mga high kappa na 2011. This one is the 2011 and this one is the 1911. So, ito yung mga 2011 yan. Papansin nyo, may railing. Ayan, yan. Railing para sa accessories. Flashlight. Ayan. Tapos, yung mga 1911, yan, this is the 1911, mostly sa mga 1911, meron din namang mga 1911 na may mga railing, but this model, wala siyang railing, no? Wala siyang railing. Wala rin railing yung P14. Ayan. So, hindi mo siyang pwedeng malagyan ng flashlight unless kung bibili ka ng mga external na mounting railing, yung mga ganyan. Then, ito, yan, may thread yan para sa tracer units. So, pwede mo siyang lagyan ng tracer units din. Okay? So, yan yung sight nyo. Design ng sight. Then, yung markings. Ayan. Okay? So, ngayon, proceed tayo sa chronograph testing. Kung
Titingnan natin kung ilang EPS. Okay, testing, chronograph, firing, 339.4, lapit lang natin, yan, 339.4, okay, isa pa, 334.5, okay, so yan, nag-open chamber na siya, dahil nga wala na siyang bala, diba, so, release the magazine, always release the magazine first. Then, yung tinuro ko po sa inyo kanina, yung slide, yan, tutulak nyo lang ng konti, then, babaan yung slide stop, slide release, tsaka mo siya bibitawan. Okay, so, proceed tayo ngayon sa shooting test naman. Okay, Sir Mark, shooting test tayo. This is your 1911 High Kappa P14 by WE, loaded with 10 rounds 6mm BBs. Okay. Firing. Okay, ubusin lang natin yung bala. Yan. So, again, nag-open chamber ulit. Release the magazine. For safety, always release the magazine. And then, yung tinuro ko po ulit sa inyo kanina, yan, yung slide, yan, atras nyo lang ng konti, then, baba yung slide, stop, slide, release, and then, tsaka mo siya, pibitawan. Okay, then, hammer down. Okay, Sir Mark, this is your brand new P14 1911 High Kappa. Okay, bound to Visayas. If you have more question, message lang sa aming Facebook page, 5th Generation Hobby Shop. Okay, thank you, sir, and God bless.